Sampungin po tayo gawa ng homemade cheesecake with pineapple. Lalagyan natin siya ng pineapple. Nasa inyo na yan kung anong klaseng prutas ang gusto nyo ilagay. Ito po ang ating ingredients. Meron po tayo ditong cream cheese, naka-room temperature na po to. At meron tayong graham crackers. Dinikdik ko na siya. And then pineapple. Maglalagay tayong pineapple. Sugar, 2 eggs, vanilla, and butter. Ang gagawin ko po, hindi ko po siya totally i-bake sa malaking container or bake pan. Gagawin ko po siyang cupcake style dahil mas maganda siyang individual mo lang siya. Hindi mo siya kailangan i-slicein. Dahil hahanap ka pa ng malaking container, mas okay pa pag naka individual. Ayan, simulan na po natin. Ngayon po muna natin imimix yung ating base, ang ating cracker dito. Masyadong marami baka. Lagay lang po natin yung butter, yung ating cracker, and then konting sugar. Ayan, siguro mga half tablespoon na lang yan. Imimix lang po natin to. Ayan, ito na po yung tsura niya. Habang minimix ko siya, rinudurog-durog ko rin kapapano. Ayan, and then, lalagay lang po natin sa ating baking pan or cupcake na mold. Siguro, half a tablespoon lang. Or 1 tablespoon. Mukha lang siyang 1 tablespoon ay marami dahil hindi pa siya napipit-pit pa ilalim. Gagawin lang po natin, didiktikin lang natin siya pa ilalim. Ayan. O diba, parang kukunti lang yung laman niya. Isa po natin yung ating cream cheese. Lagay lang po natin dyan. Simutin at sayang. Ayan. Biblend lang po natin. Lagay na po natin yung ating sugar. Vanilla, and then yung ating eggs. Ito yung ating nagawang mixture na blend na siya ng maayos. Ilalagay na po natin yung ating pineapple. Maglalagay lang tayo ng pineapple. Konti lang. Dahil maglalagay tayo sa toppings niya. Nasa inyo na yun kung gusto nyo maglagay ng maraming pineapple sa toppings or hindi nyo na ihalo. Nasa inyo na yan. And then, nag-preheat na ako na ng oven ng 350 Fahrenheit at ibibake natin siya ng 20 to 25 minutes. Ito na po. Maglalagay lang tayo ng ating mixture. Nasa inyo na po yan kung gano'ng kadami yung gusto nyo. Na po at ating ibibake na yung ating ginawang cheesecake. Ayan, ibibake po natin siya ng 20 to 25 minutes. Ayan, ito na po yung ating na-bake. Papalamigin lang po natin to ng mga 10 minuto bago natin ilalagay yung final toppings natin and then papalamigin muna natin sa fridge at ready to eat na po. Ayan, balik po tayo. Pinalamig ko na siya sa fridge, mga 10 minuto. At ito, gumawa po ako ng, nagmix po ako ng heavy whipped cream and then konting sugar para mayroon tayong pang-topping sa taas.
Alam nyo na yan, madali lang naman gawin. Yan, simulan na po natin. Ito lang natin yung ating cheesecake. Ito yung pineapple na i-toppings natin and then yung ating whipped cream. Hanggarin lang natin siya sa pinaglagyan niya o pinagpikan niya. Normally po nilalagyan nila ng tawag dito? Sour cream. Eh, hindi po ako masyadong fan ng sour cream. Pwede nyo pong lagyan. Pero mga Pinoy, ito po kasi, itong cheesecake na to Pinoy style. Ayan ang itsura niya. Ayan po itsura niya. Cute. O, diba? Parang isang kagatan lang or dalawa. Pwede na yan. Ayan. And then, lalagyan po natin ng pineapple. Ay, hindi. Ano ba yan? Nung ating cream muna, whipped cream. And then, pineapple. Eh, tayo lang naman ang kakain. Hindi naman ang kailangan ng maganda or... Asan nyo na yan? Sa bagay, yung presentation nakakaakit din sa mata ng tao. Ayan. O, diba ang cute? Wala po kasi ako yung popping bag ba yun? Ayan. And then, lalagyan po natin ng pineapple. Kamayin ko na. O, diba? Pero yung maglagay kayo ng coconut, yung dry coconut, or nuts, kahit anong nuts pwede nyo ilagay. Ayan ang itsura ng ating mini cheesecake, or cupcake. Ayan. Ayan po itsura niya. Sana po magustuhan ninyo at maraming salamat po.